magandang gabi nga sa inyong mga ka-tribune. Ako po muli si Nikki Viola at syempre hindi ko muna ulit makakasama yung aking partner na si Lyndon Mendoza na may miss ko na naman siya ulit ngayon, lalong-lalong Christmas na ngayong week na to, di ba? Ayan, so syempre, andito na naman po tayo para sa isang masayang kwentuhan at kulitan kasama ang inyong mga paboritong sports heroes and idols. So we would like to welcome all of you for another exciting and a fun episode of the Athletes Tribune. Ayan. So ngayon po ay napapanood tayo via Tribune Facebook page, TribuneNow YouTube channel at sa Tribune website na tribune.net.ph. Ayan. So kababanggit ko nga lang, 'di ba? Sabi ko na nga Pasko na this week, ganong kabilis, parang 5 days na, tama ba? Nagbilang 5 days na lang ay Pasko na. So, alam nyo, ano nafe-feel nyo? Kasi ako sa totoo lang, parang mixed emotions. Dahil, syempre, masaya tayo na Pasko. Alam mo naman ang mga Pinoy talagang tuwing holiday season, talagang masaya yung mga yan. Masaya tayo. But, of course, mapapareminis ka dun sa dami ng pinagdaan mo this year, 2021. And, talagang parang minsan naghahalo sa kaba at the same time excited ka kasi malapit na matapos yung taon, Pasko na, at the same time parang gusto mo muna magstay sa 2021. Nafe-feel niyo ba? Nafe-feel ko na yon, 'di ba? So also para rin sa mga fans, sports fans natin dyan, yung mga young sports fans natin na naka-break ngayon. Ayan, and of course even yung mga natutrabaho, 'di ba? Yung mga may full-time job for sure. I most likely this week talaga naka-break na yung mga yan, naka-leave na, 'di ba, hanggang New Year yan. So, ang dami nating pinagkakaabalahan, parang isinisiksik during that Christmas break. So, ako kasi kapag Christmas break, well, ngayon nag-iba na talaga yung life ko nung nagkaroon ako ng baby, nagkaroon ako ng daughter. So, yung break na yon, yung few days na yon, or let's say few weeks na napapahinga ako with work, yung nagawa ko talaga is inaalagaan ko yung anak ko, you know, spending time with your family or catching up with your friends, 'di ba? Ganun naman kasi syempre very important pa rin na at the end of the day you really have to keep those people who's close to you intact, 'di ba? And dun mo na lang siya nagagawa dun sa mga araw na talagang libre na libre ka. And aside from that, syempre alam natin gusto nating ma-relax, gagawin natin lahat na makakapag-relax sa atin, whether nag-gym kayo araw-araw. Yan, I really don't know kung paano nyo sinispend yung Christmas breaks ninyo. But ako, mahilig akong manood ng series, ng movies, ganyan. Nag-catch up ako kasi diba pag work, minsan hindi talaga natin nagagawa yon. So, well, alam naman natin na yung Christmas break, it means rest and relaxation din. And for sure, kayo yun din yung ginagawa ninyo, di ba? And speaking of Christmas break, bago pa madumating yung araw ng Pasko, ay tuloy-tuloy lang at walang break ang mga kaganapan sa basketball court. Ayan, talagang alam kong very excited kayo. And yes, talagang narinig niyo po ng tama yan dahil ngayon na nga ay ongoing na ang Maharlika Pilipinas Basketball League Invitational Cup na nag-start noong December 11. So talagang holiday season sila nag-start until this week. Matatapos na siya ng December 23. Kaya naman, makakasama natin ay isang kasali sa isa sa mga kalahok na teams ng MPBL Invitational Cup. Kaya naman, wag na po natin patagalin pa. Kasama natin ngayon ang 2018 PBA Governors Cup Champion, former Magnolia Hotshots player at ngayon ay San Juan Knights point guard, walang iba kundi si Alvin Abundo. Hi Alvin, hello, welcome to the Athletes Tribune. Good evening to everyone. Hello, I'm Alvin Abundo. Hello, Miss Nikki. Parang no need ano naman, introduction naman na Alvin. Siyempre, familiar na sa, lalo na yung mga basketball fans dyan, talagang inaabangan ka na rin. So, alam mo Alvin, marami tayong pag-usapan ngayon and I'm sure lahat ng basketball fans, lahat ng fans mo are very excited na makita ka dito sa show na to. So, umpisahan natin sa pagkamusta sa'yo. So, kamusta naman yung life mo ngayon? Ayan, yung syempre, lalong-lalo na itong paglalaro mo sa MPBL kasama yung bago mong team, bago mong pamilya na San Juan Knights. Yun, sobrang happy syempre. Una sa lahat, especially sa mga gaya kong player, na miss namin maglaro talaga ng basketball. For 2 years, wala halos kaming
laro-laro, wala talagang halos pinagkabuhayan. So, masaya yung bawat isa, hindi lang ako, pati yung mga kampi ko rin na talagang gigil maglaro, gigil din talaga magpakita ng kanya-kanya naming mga skills. So, so far naman, okay naman ako sa team ko na bago. No? Masayang, nagkaroon kami ng Liga Field Basket, Miss Nikki. So, maganda naman yung na, naging outcome, although hindi kami nag-champion, lumamang kami ng finals. Na-embrace sa Manila agad ako ng open arms. No? So, madali rin akong naka-fit in doon sa team dahil yung mga coaches din, sobrang okay. Senator Jinggoy, sobrang okay. So, napaka-blessed and privileged na makalaro ako sa San Juan Knights. Okay. Nakita ko nga sa smile mo eh. Ang ganda ng smile ni Sir Alvin. Naks, talagang mahalata mong masaya siya and masaya ka dun sa talagang bago mong team or bago mong pamilya. Pero ano ba yung pagkakaiba tingin mo ng paglalaro mo with Phil Basket and MPBL? Anong difference niya sa paglalaro mo sa PBA? Ano yung mga nakikita mo? Is yung talent talaga. So, although of MPBL and Phil Basket, kasi ano naman talaga mga players is, mga okay naman talaga, mga talented. But sa PBA kasi sobrang salane eh. Kumbaga lahat ng mga players talaga is sobrang magagaling, sobrang skilled, sobrang matatalino. And tingin ko yun yung isa sa mga naging edge ng PBA so far. Ha? Kumbaga ayun naman yung honest opinion ko na PBA talaga is yun talaga yung puntahan talaga ng mga kung nangangarap ka maging basketball player, di ba? Kumbaga ano yung pangarap mo, you go to the PBA dahil hindi naman sa inaano ko yung Marley ka but nagsisimula pa rin, which is ang gandang liga rin talaga, especially inawakan na ng Chooks to go. So sobrang okay din siya, pero ayun nga kasi ang PBA naka-establish na maayos. So yun nga yung talents, yung iba-iba rin yung pressure sa PBA. So, parang mas kailangan, mas laging focus ka. Yung kaya mo mag-perform under pressure, especially yung mga kagaya namin na ako personally na hindi naman ako yung sobrang heavy minutes. So, yung mga chances na binibigay sa akin, no, kumbaga kailangan ko talaga mag-perform during that time. So, yun po yung yung isa sa mga difference sa PBA sa other sa ibang liga. Ah, okay. Pero ngayon, syempre sa tingin mo, syempre medyo matagal na kayo din magkakasama ng San Juan Knights. Sa nakikita mo ba ano bang tingin yung standing niyo with or maging standing niyo with the MPBL? Cause alam naman natin na ang San Juan Knights ay yes. Syempre sila yung naging champion for the past for past seasons din ng MPBL. I think 2 seasons ago, di ba, sila yung nakakuha ng kampiyonato. And isa sila sa mga talagang nilook forward ng ibang teams na makalaban ever since pumasok sila sa MPBL. Yes, of course. Sobrang kasi, ang San Juan Knights kasi is a winning team. So every time na makakalaban mo talaga yung San Juan, talagang paghahandaan ng bawat team yan eh. So gustong gigil na gigil talunin. Experience that dun sa Phil Basket nung nakalaban namin yung sobrang pag nung tries kami natalo ng elimination na yun, nakita namin na pag natatalo kami sobrang saya ng mga kalaban. So yun nga, kumbaga sa team naman okay naman yung team namin, composed of young guns and mga veterans. So may mga collegiate team din, mga collegiate player din. So yun naman eh, yung system kasi ng San Juan kumbaga parang habit na sa kanila manalo eh. So, yun lang. Gusto ko lang ako as a player, gusto ko lang din makapit in dun sa sistema nila. And hopefully, makatulong ako ng malaki o kahit maliit lang na para ma-achieve uli yung mga pangarap namin na makapag-champion sa mga liga na sasalihan namin. For sure naman. Nakikita ko yan. And with me covering for the MPBL, nakita ko kung gaano din talaga ka-focus ang San Juan Knights eh, pagdating sa mga laban nila. Sobrang all out po sila. Yes, all out. And totoo yung sinasabi mo, no? Parang every time na may nakakatalo sa San Juan Knights, parang nag-champion. Achievement namin to kasi natalo namin sa Knights. Alam mo, totoo yun. I can really, really attest to that. So, ngayon naman, ano yung mga adjustment na ginawa mo ngayon na ibang liga na yung pinaglalaroan mo? And syempre,
ibang-ibang team to, ano yung adjustment mo from, di ba, syempre nag-PBA ka, ngayon, dalawang liga agad to eh, dalawang liga agad po na laruan mo. Kamusta? Kamusta yung pag-a-adjust mo? Noong una talaga, nahirapan ako kasi nga, sa PBA naman, sobrang bench guy ako eh, so hindi naman ako naglalaro ng mga heavy minutes, so bihira ako mapasok sa loob. And pagkapunta ko ng San Juan, binigyan ako ng ano, responsibility, ginawa ako agad na captain ball, ginawa ako na parang magkaroon ng responsibility to lead yung mga younger guys katulad nila. Ato, before, yung mga makuha boy, so, tsaka yung mga bata na talagang up and coming na mga potential player. So, ang una kong naging adjustment is paano i-lead yung team na makatulong. Yung mga bagay na natutunan ko sa PBA, yung mga small things na kaya kong i-share, ayun, binibigay ko sa kanila. So yung ayun, yung leadership talaga na doon ako na medyo nag-struggle. So trabaho ko naman, kumbaga ilang buwan din kayong magkakasama by the help of my coaches and my teammates din, especially si Sen, kasi si Sen palagi nagpapagather yan, gathering yan. So sobrang madali kasi yung ano naman, yung chemistry naman, kayang i-build sa time yan. So ayun, tinulungan din kami ng management na kasi sobrang dami ring bago. Ang dami ring nawala po kasi Miss Nikki. Five lang ata yung na-retain, sila Kuya Larry, sila Orland. So halos lahat naman bago. Kaya tinulungan din kami ng coaches and management na makapag-adjust sa bawat isa. So yun po. Okay. Ito naman. So ito gusto rin itanong to ng mga basketball fans. Ayan. So ano ba sa palagay mo yung naging major factor naman ng pagkakahiwalay mo sa former team mo with the PBA, which is Magnolia Hotshots? Tingin ko ha, may honest opinion is parang ako, siguro nakita sa akin na management na parang nawalan na rin ako ng yung amor ba? Kasi palagi akong ano, which is mali ko talaga yun. Kumbaga, as a player, hindi dapat ginaturaran yung mga ganong attitude na kahit di ka ganong ginagamit, dapat nag-work hard ka pa rin. So, during that time na, yun nga, yung parang pumasok na sa akin na, yun na, kumbaga, nasa ano na, parang di naman ako ginagamit. So, it is, di na lang ako mag, parang di na rin ako, go with the flow na lang ako sa team. So, tingin ko nakita ng management yun ng team namin na Magnolia. And siguro yun yung isa sa mga deciding factor na kung bakit din ako nawala doon. And yun nga, honestly, kasalanan ko rin, may fault din ako. And kaya ngayon, nung nandito ako sa team na San Juan, bago ko makapasok, I make sure talaga na maging ready talaga doon sa magiging role na bibigay sa so, okay. Talaga yung isa sa mga nasa kung bakit po ako nawala sa team. And hindi po ako proud doon. And so, hopefully, hindi gayahin ng mga ibang players yun na gusto rin yung makarating sa PBA. Though, alam mo, I admire you for being so honest. Yes, I mean, nakakatawang pakinggan na talaga honest ka. Though, syempre, hindi naman din natin alam, di ba? May mga bagay na hindi kontrolado. Opo, yun lang po yung form. My own opinion lang po yun. But, ano, yun nga, nagulat lang ako. You were so honest about yung tingin mo na baka ito. And, bihira kasi sa mga players yun. I think magandang factor din yun na you were able, let's say, kung yun nga yung nangyari, di ba, you were able to really, really realize, nag-reflect ka, and ngayon na nabigyan ka ulit ng opportunity to play, di ba, I think ito na yung perfect time na bumawi ka, kumbaga, na tumayo ka ulit, di ba, which is very, very, ano, nakaka-inspire yan, ayan, so, ito naman, kadugtong naman ng tanong ko, dahil just sa sinabi mo, meron ka bang, nagkaroon ka ba ng konting hinanakit dahil sa pag-alis mo sa Magnolia Hotshots? Kinanakit, wala po talaga, honestly. Pero yung lungkot, syempre, sobrang malungkot ako nung nawala ako sa Magnolia. Kumbaga, yung position ko kasi doon, naging comfort zone ko na for the past 4 years ng basketball career ko sa PBA. So, nalungkot talaga ako. Kumbaga, pero hinanakit, sobrang wala akong ano. Kumbaga, sobrang thankful lang and grateful ako sa Magnolia dahil despite ng kalagayan ko nung nagsisimula akong maglaro, diba, binigyan nila ako ng pagkakataon, opportunity na to be the part of the organization. And
sobrang ano, sobrang saya rin kasi talaga nung ano ko yung time ko doon. Kaya hindi ko naisip na bigya, parang magtanim pa ako ng sama ng loob. And hanggang ngayon, magkakaibigan pa rin naman kami. Sobrang tinireasure ko kasi yung mga tao doon, yung mga players, mga coaches, utilities, even yung mga bosses namin doon. So parang tinireasure ko yung time ko na nandun ako. And kaya wala talaga akong hard feeling sa kanila. Sobrang grateful lang talaga ako na nagkaroon ako ng opportunity na to play sa PBA, which is dream yun, dream ko yun, and dream ng family ko for me. Totoo. And matagal din yun, sabi mo, 4 years, diba? Yeah, 4 years po ako naglaro. 4 years yun, diba? Parang may iba nga na hindi nakakarating ng ganung taon, na ganung kahaba, pero ikaw, you were able to play for the league for 4 years. So, that's a really, really beautiful thing, especially sa mga basketball player na tulad mo, diba? Ayan, so, naku, ang daming mong revelations. Actually, nagulat talaga. Nagulat ako na talaga. Grabe yung honesty mo. And sobrang excited na tuloy ako na mas makausap ka, Alvin. So, when we return, we'll get to know more about Alvin Abundo. Kaya naman, stay tuned for this break. Botomoto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Masaya, pagsama-sama. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat magkabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Boom. Be updated sa news and happenings ka-tribu. Hatid ng Daily Tribune sa inyo ang mga balitang napapanahon sa loob at labas ng bansa. Kami na ang bahala sa paghahatid sa inyo ng mga latest and reliable news. We got you covered sa programang Tribune News on Q. Mapapanood mula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Biyernes sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Masaya, pagsama-sama. Botomoto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Dito sa ating special na episode ng The Athletes Tribune with San Juan Knights Alvin Abundo. Ayan, ano ko, nakita nga natin kung gaano talagang ka-real and honest tong si Alvin kasama namin ngayon. So, marami pa tayong itatanong sa kanya. So, for sure, ready naman si Alvin dyan. Okay, so, eto naman, Alvin, yung tanong ko naman sa'yo. Palagay mo, or palagay ng team mo, sino ba yung team to beat this conference ng MPBL? Actually, ma'am, kasi ang dami. Pero tingin ko, marami kasi talaga sila. So, at saka, ang daming mga nag-shuffle-shuffle na players. Mm-hmm. So, yung, katulad ng, Bicol. Yes! Yeah, sobrang solid na lineup nila. Which Alvin ayaw pa. Oo, okay din yung system, okay din yung coaches. Tapos yung, isa rin yung Nueva Ecija. Sobrang solid din. Kabracket pa namin sila. So, sobrang excited ako makalaro yung mga ganun team. Talagang team, para makita ko hanggang saan kami. Hanggang saan ako, hanggang saan yung team namin. Ayan, isa sa yung dalawa sa nakita kong talagang malakas. Kasi mga veterano na rin. Tsaka kondisyon yung mga player nakita ko. Totoo. And may bago pang team mo, just Negros, 'di ba? So Negros. Yun ang hindi tayo lahat familiar kung kung paano ba sila maglalaro first time. Yeah, po. Isa pa 'yun. 'Di ba? So unexpected talaga lahat. Basta MPBL, very unexpected yung mga mangyayari for this Invitational Cup. So ngayon naman, curious kami lahat kung how's your relationship naman with the management and yung coaches ng San Juan Knights?
Okay naman, sobrang okay kasi yung coach ko kasi doon si Coach Chong, baka familiar ka ng Coach Chong Garcia. Yes, then, yes. Coach yes. Player niya na ako from CEU. Okay naman, nung nawala kasi ako sa PBA, tinunta ko agad si Coach Chong. So, yun na, pinakilala agad ako kila Sens, kila Coach Randy, kila Randy. Coach Nani, which is kasama ko rin sila. So, okay naman, sobrang mabilis din maka-adjust talaga eh. Dahil nga, maayos naman yung mga tao na yon, sobrang maayos yung mga values nila, ugali. So, hindi rin naman mahirap na pakisamahan. And yun nga, katulad ng sabi ko kanina, palagi kasi kami madalas yung pinagsama-sama kami ni Sen eh, para nga makapag-adjust yung bawat isa. Especially, ang dami naming bago. Lima lang yung natirang players eh. So, dun sila parang nag-invest ng pinagsama. Parang nag-invest ng time para sa amin. Para magkasama-sama kami, mag-gel, mag-bond. Para mas madali yung makapag-communicate sa bawat isa. So, okay sila. Sobrang okay si Sen. Sobrang okay sila, Boss Jeremy, yung AICC na sponsors namin. So, sobrang blessed lang din na napunta ako sa team na San Juan Knights winning team. And malakas talaga yung malakas yung team. So, gusto ko talagang itanong eh, pero parang medyo nasagot mo na siya. Pero baka pwede mong i-elaborate. Kasi, paano ka talaga napunta sa San Juan? Kasi sabi mo, tinawagan mo lang si Coach Yong and then that's it? Or may proseso ba? Kailangan nag-try out ka pa rin? Or paano ba yung nangyari? Actually, dati pa yun na nakabang talaga sa akin si Coach Yong na if ever na mawala ako sa PBA, alam ko na na isa siya talaga sa mga pupuntahan kong team. Isa siya pupuntahan ko kung saan siya mapunta. Kasi nga, una-una, kakilala ko na rin si Coach Yong. Alam niya rin ako kung paano gamitin. Alam niya kung paano yung laro ko. So, yun na, kumbaga sila Coach Randy, tiwala naman sila kila Coach Yong sa mga coaches. So, alam ko na mabibigyan ako ng opportunity nila. And, yun nga, tinabaho ko rin naman talaga. Kumbaga, bago rin ako pumasok ng San Juan, di rin naman ako yung pangalan lang yung dinala. Hindi naman yung pangalan lang yung dinala ko. Kumbaga, niready ko rin yung sarili ko, nagpa-condition ako. And yung sinabi mo nga kanina na talagang gusto kong bumawi. And tingin ko, ito yung parang last push ng karir ko kung halimbawa kung ano mangyari, kung wala nang makita sa akin or kung may chance pa makaangat, kumbaga ito na yung parang tingin ko na magiging last push ko. Okay. Ayan, so kanina kasi while you're sharing your experience na sa PBA, parang feeling ko ang dami mong madami kang natutunan din sa apat sobra, na taon na sa PBA. So ano yung mga lessons na yun na natutunan mo na dala mo ngayon sa paglalaro with PhilBasket and with MPBL? Yung sa akin ngayon, yung current na nagagamit ko talaga is always stay ready. Kumbaga, sa PBA kasi ako, so, sinabi ko nga kanina, sobrang limited yung time ko. Kung bubunutin ako ng coach, siguro ganito mga minuto lang, 2 to 3 minutes, 4 minutes. So, yung natutunan ko na talagang maging ready ka kahit yung minuto na binibigay mo. And nung lumipat ako sa San Juan, alam ko magiging heavy minutes ako. So, hindi pwede na yung kondisyon ko hanggang pang 5 minutes lang. So, ayun yung sinasabi ko sa mga kasama ko, mga batang mga players na pag maglalaro ka, magbibihis ka, maglalagay ka ng practice jersey mo or sapatos mo, kailangan ready to play ka, ready to play, ready to win, kahit sino yung kalaban, kahit sino yung kung kahit nga ligang labas yan or mga tune-up kayo na mas mahina yung kalaban. So, kailangan maging ready ka kasi hindi mo alam may nakatingin sa'yo, may mga coaches na nakatingin sa'yo na maaaring magkita ka lang na ay, nagre-relax ng player na to. So, hindi, kumbaga, hindi siya makatulong talaga sa'yo eh. Kung talagang natutunan ko hard way is, yun nga, na talagang kailangan maging ready ka talaga kasi na nangyay ako, wala talaga, nabi ko. And yung mga opportunity, dumarating naman. Kasi opportunity, okay naman talaga eh. May darating at darating. Pero kung di ka ready, dadaan lang yan sa'yo. So, sobrang enlightenment sa akin yung baga parang dapat talaga ito yung ginawa ko dati. So, this time, nag-invest ako ng time, nagpa-condition talaga ako. And kung ano yung bigay sa akin na opportunity ng mga coaches, I will do my best, 110%. Kung meron pang ipipiga, ibibigay ko talaga lahat. And do the right thing, do the right way. Dahil ang daming mga issue ng basketball. So, ayun lang, kumbaga, play to win. Kumbaga, whatever it takes. Kung matalo man,
Talagang, yun talaga ang basketball eh. Walang pera na, hindi mo makakuha lahat. So, yun lang. Kung baga, binigay mo na lahat. Di ba? Kung baga, wala ka na. Hindi mo na control yung resulta. So, always stay ready. Kahit sa buhay man natin, di ba? Kung baga, kung di ka ready, may dumating na opportunity. Talagang hindi bibigay sa'yo. So, ayun yung isa sa pinaka natutunan ko. Next naman. Parang, alam mo, para totoo naman, bilagang bola, di ba? Bilagang yes, bola. So, yun yung parang feeling ko talagang dapat lagi din nating tinatandaan na hindi naman forever na parang nasa ilalim ka. Yeah. Ayan. And with you hearing those things galing sa'yo, parang leader na leader ka naman na. Ayan. So, ready na lead yung San Juan Knights. Ayan. So, ito pala, since syempre, di ba lima yung natira sa San Juan Knights team? But of course, yung San Juan Knights team na nakilala talaga noon was like really, really powerful because of the likes of, ngayon nasa PBA na, like si Mike Ayon-Ayon. And syempre, si John Wilson. Ayan, so, nakaramdam nung pumasok sa San Juan and syempre parang ito isa ka sa mga tutulong talaga para buhatin ulit yung team na to. Nakaramdam ka ba ng pressure na syempre iba yung kumbaga iniwanan ni Lamike na Kuya John? So anong naramdaman mo? Yun nga, pag sabi naman, sa palagi na natandaan ko yung sinabi ni Coach Randy, pag buhay ka pa talaga mape-pressure ka. Pag wala ka ng pressure, wala na. Parang di ka na humihinga. So, yung expectation kasi sobrang taas eh. Pagdating sa San Juan, kailangan palaging panalo yung iniisip ng mga tao kasi alam naman natin San Juan winning team. So, may pressure, pero at the end of the day, yung sinabi ko nga kanina, no, kung ano yung meron ka, ibigay mo lang lahat. Kumbaga, kasi hindi mo naman makakontrol eh. Kahit napakaganda ng laro mo, lalaro ng kape mo, di ba? Kumbaga, yung resulta hindi yung parin control eh. Kumbaga, ang control mo lang is yung ayun niya, yung sinasabi mo rin kanina, yung control mo lang is yung sarili mo, yung team mo na mai-prepare yung team to play 100%. So, yun naman yung medyo maganda sa team na nagtinutulungan din tayo talaga lahat eh. Ako especially na bago and binigyan ng responsibility na mabigat maging captain ball. So, nagkaroon talaga. Kumbaga, so ayun lang, kumbaga, yung sinasabi ko nga na wala, gagawin ko lang lahat kung ano yung alam ko, ano yung makakatulong, and yung resulta pinapasa Diyos lang naman lahat, eh, di ba? So yun po. Tama naman 'yan. So, eto, ano naman yung mga nilook forward mo na mangyari or like sa gawin dito sa liga sa MPBL and sa mga darating pang games ng sa bago mong team? Ang ganda ng liga kasi, kumbaga yung future ng yung liga na MPP is sobrang ganda, especially nawakan ng Chooks to go ni Sir Ronald. So, nilook forward ko for sa liga na to and sa team is, yun niya, yung mas maging solid pa kami. Kasi medyo hindi pa naman ganun katagal yung pinagsamahan namin. Kumbaga parang ilang months pa lang eh. So, yun niya, hindi pa rin talaga nare-reach yung full potential ng team. So, kaya masaya, mataas yung expectation ko sa team dahil nga mga bata and yung mga kampi ko, sila Wamar, sila Jonar, sila Kuya Larry, especially yung dalawa magpapadraft. Kumbaga, malaki yung ano nila, kumbaga yung chance nila talaga na makarating sa PBA, sila Kalma, sila Ato, nung time na namin sa P-Basket. So, sobrang ano rin, kumbaga, masaya din ako na maging part ng career nila na makatulong somehow na mailabas din yung mga laro nila sa kahit pa paano makatulong sa kanila. So, yun po. Ayan. So, ito naman. Although, syempre parang feeling ko kahit 10 days lang kasi yung Invitational Cup, di ba? Ilang araw na lang matatapos na. So, kahit ganun, parang feeling ko ang daming pwedeng mangyari every game. Di ba? And syempre, kaya excited akong malaman yung talagang kung paano to mag-i-end kasi kahit 10 days yun with a lot of teams and yun hindi dapat natin mamaliitin bawat team eh. Ayan, diba? So talagang naku, very exciting yan. So, eto naman, ano yung mensahe mo sa current teammates mo ngayon sa San Juan Knights? Ano yung gusto mong sabihin sa kanila bilang ikaw ang kanilang captain ball? Binabati ko kayo. Baka may mga nagpabati. Alam ba nilang may guesting ka ngayon? Parang nagpapabati lang.
Basta. Do the right way. Kumbaga. Huh? Kulitan ba? Mahilig ba kayo magkulit? Nagkukulitan kayo. Paano kayo magkulitan? Tumaling yung pag-isam sa basketball team mo. Meron talagang ano eh. Ganun talaga. Normal yun eh. Yung mga gulong mga player. Mga bugoy ba? Totoo yan. Yung mga malakas man trip. Lalo si Ato. Noong time namin, maghahasama kami. Sabihin ko. Gulo nun eh. Nako, sasabihin ko sa kanya yan. Sobrang gulo nun. Magulo-magulo talaga. Pero okay sila. Sobrang okay din talaga. Okay. So, ayan, sige. Pumunta na tayo sa talagang message mo sa kanila. Ayan, go for it. Hindi lang sa mga, siguro sa mga teammates ko. Siguro sa lahat ng mga players na naglalaro talaga. So, always do the right thing. Kumbaga, respect the game. Isa yun. Kumbaga, respetuhin natin yung game. Sign of respect is you do your best, di ba? So, ready mo yung sarili mo. Kumbaga, magpa-condition tayo. Magpa-condition yung bawat isa. Para kasi sa mga fans yun eh. Yung makakita ng magandang laban, di ba? Pag nagpa-bakit yung parehas magaling. Kung sino yung manalo, may mananalo, may matatalo. Pero at the end of the day, pag nakita ng mga fans na maganda yung laban, sila yung pinakapanalo eh. So, as a player, di ba, parang mga entertainer na rin kami. So, kung hindi mo ibibigay yung best mo, parang pinagkaitan mo yung mga tao na manood ng magandang laban. So, yun lang. Sa teammates ko, sa lahat ng players na nanonood, na yun, do the right thing, respect the game, and give your best. Nang good walk. Short but sweet nga naman yon. Thank you so much. Pero eto naman. Ano naman yung, nabanggit mo naman kasi yung mga fans, diba? So ano naman yung message mo sa kanila para patuloy ka at patuloy supportahan yung buong San Juan Knights team sa MPBL? Ang mga Pinoy naman, sobrang addict talaga sa basketball, eh, no? Kahit anong, natural na yan. Kahit sinong player, basta makita nila na talagang binibigay lahat. Tulad ng ako, ha, nung nasa PBA ako, makita ko yung si Clarito. Sobrang grabe humasin ng bola. Kumbaga, ako isa ako sa mga fan ng mga ganun. So, sa lahat ng mga fans na nanonood, yun nga, continue to support yung basketball sa Pilipinas. Huwag tayong talangka. Kumbaga, marami kasi nang hila, pero ganun talaga yung buhay. Kumbaga, may magkakaroon ng mga bash. Pero yun nga, maraming salamat pa rin sa suporta and patuloy lang manood ng basketball, hindi lang sa MPBL, ng liga para mas maging buhay na buhay yung basketball dito sa Pilipinas. So, yun lang po. Ay, tama ka dyan! Naku, kaya naman ako po, mga katibo, marami pa tayong mga tanong at kwentong gustong marinig from Alvin maya-maya. Kaya naman magbabalik po ang The Athletes Tribune matapos ang ilang paalala. Boto Moto, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Christmas saya, pagsama-sama! Mga impormasyong direktang makukuha mula sa sources at diretsahang usapan. Yan ang atid namin sa inyo sa programang Straight Talk. Samahan nyo kami sa makabuluhang talakayan live tuwing Martes alas 10 ng umaga sa official Facebook page ng Daily Tribune at Tribune Now on YouTube. Masaya, pagsama-sama! Boto Moto, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Nagbabalik tayo dito sa ating special na episode ng The Athletes Tribune. Yan, kasama pa rin natin si Alvin Abundo. At naku, itong part na to ay exciting na. Yung mga segments natin ganito sa The Athletes Tribune, talagang na-excite din yung ating mga
sports fans, mga viewers dyan ngayon nanonood. So ito na, dumako na tayo sa more of our chikahan and pintuhan with Alvin. At ang gagawin natin ngayon ay magpa-fast talk naman tayo. Oh, ready ka? Ready ka ba doon? Alvin, fast talk ito, okay? Oo, kaya mo ito. Ano ka ba? Eh, ang gagawin lang natin. So may mga questions kami or parang scenarios na sasabihin. Tapos, kailangan lang na mabilis kang sumagot. Fast okay, talk. Sige. Okay, so ito, ready ka na ba? No choice, sige, ready na. Ayan, no choice. Baka magagawa kanya dito ka sa show. Ayan, okay, ito na. Sige, let's go. Okay, your most admired player of all time? Jordan. Your favorite teammate since you started playing in the Pro League? Ian Sanggalang. Your regular mantra or regimen bago ka mag-start maglaro? Pray, of course. Wow, galing ha. Nakamukhang nag-practice ka. Ayan, eto. Eto, next question. Eto. Kung hindi ikaw, sino sa tingin mo ang pinakamahusay na point guard sa Pilipinas? Castro. Ayan. Eto. One player na gusto mong maging teammate? Pringle. Okay. Stanley Pringle. Ayan. Name three persons that you are most thankful to. Kanino ka thankful? Tatlong tao. Parents. Mm-hmm. Coaches and teammates. Okay na yun. At wow! Ayan! Galing! Okay, ito. Anong ultimate goal mo before retiring sa basketball? Ultimate goal? Parang naano ko dun ah. So, ayun nga. Better family. Kumbaga, quality life after mm-hmm. ng career ko. Okay, ayan. So ito, name one player na ayaw mong makatapat sa court. Si Kuya Paul. Sobrang galing ni Kuya Paul. Polly. Oh, Polly. Teammate ko kasi siya, kaya hindi ko siya nakatapat. Maraming nga natatakot. Sobrang galing kasi. Kay Sir Polly, di ba? Ayan, ito. One word to describe yourself. Teka lang. Dito lang ako. Ano ba? Sige, kaya mo yan. Sige, bibigyan ka na. Ikaw na lang sumagot, ma'am. Ay, ikaw yan eh. One word to describe yourself. Madali lang yan. Go. Hopefully, leader. Leader, wow. Hopefully. Hopefully. Totoo naman. Andun ka na sa proseso na yon. Okay, hopefully. Eto. Three words to describe San Juan Knights. Team to beat. Ayan. Team to beat. Yun talaga yon. Ayan. Which is, agree yeah, naman kami. Totoo yan. Agree naman kami. So, thank you so much. Oh, yun yan. Thank you so much, Alvin. Thank you sa ano ah. Sobrang na-appreciate namin and nag-enjoy kami sa episode ngayon. Maraming salamat for taking your time. Alam namin na busy ka with MPBL. Kaya maraming salamat sa masayang kwentuhan. Marami kami na-realize din. Marami kami natutulog din. So, maraming salamat. And for sure, yung mga basketball fans natin, marami rin nalaman. Maraming nalaman tungkol sa'yo. Ayan. On and off the court pa. Kaya, thank you so much. But before we wrap this up, yun, anything na gusto mong sabihin sa ulit sa mga fans mo and sa San Juan Knights fans and kung ano yung maaasahan sa inyo ngayong conference. And sige, kahit sa susunod na conference na. Hello? Thank you so much pala sa privilege din na naimbitahan din ako ng Daily Tribune. And to you, Miss Nikki, sobrang thank you din sa time mo na tsagayin yung mga sagot ko. Dami naman. So, yun nga. Sa lahat ko ng, nanonood and mga San Juan Knights fans and basketball fans. So, continue to support basketball sa Philippines. Sobrang laki ng bagay na meron tayong basketball na ganito ka laki dito sa Pilipinas. So, continue lang and yun nga, mag-iingat pa rin tayong lahat. God bless po. Totoo naman. And God bless you too, Alvin. Ako talaga excited kami na mas mapanood ka pa with San Juan Knights. So, once again, thank you so much. Mga katribo, we have Alvin Abundo on our latest episode ng The Athletes Tribune. Thank you so much. At maraming salamat po muli sa pagtutok. Ako po si Nikki Viola. Until the next episode of The Athletes Tribune. Thank you!